Oops! Ay, nakakainis naman. Ano ba naman kayo? Hindi kayo magdahan-dahan. Para tuloy akong hinilamusan ng tubig baha. Sa gustuhan kong magpalit, ay agad akong bumalik sa bahay. Papasok ako sa office na mga oras na yun. Para kilala ko ang tricycle driver na yun, si Juris. Ah, manong bayan. Ito po. Saan po? Bababa. Diyan lang po sa may manggahan. Sinabi ko nabilisan dahil nangangati na ako sa tubig baha. Purak ata iyon. Opo, ito po asukli. Maamong tupa. Si Juris, iba sa pagkakakilala ko. Pagkaabot na pagkaabot ng sukli ay napatitig ako sa kanyang mukha. Seryoso ito sa pagpapatakbo ng kanyang minamaneho habang binabaybay ang daan. Nakapaninibago. Ikaw nga ba si Juris? Ganun na lang ang pagkagulat ko na makita ko itong muli. Si Juris, isa sila sa nagmamay-ari ng malalaking factory sa lugar namin. Dangan nga lamang at maaga siyang naulila sa kanyang ama at ina nito. Flashback. Mga panahon na lagi ko pang kasama ang aking best friend na si Michelle. Magkaklase kami nung high school at naging sila ni Juris. Si Michelle na madalas umiyak dahil kay Juris na naging isa sa naging bangungot ni Michelle na mga panahong iyon. Masamang masama ang loob ni Michelle dito. Dahan na, Michelle. Ano ba? Lalaki lang yan. Isa pa, ang dami-dami naman dyang iba. Bakit ba si Juris pa? Eh napaka playgirl niya. Ano bang nakita mo doon? Wala ka namang mapapala sa lalaking yon. Niloko niya ako. Naiinis ako sa kanya. Bakit kasi? Sinagot at napaloko ako. Alam ko, babaero siya. Pero pinangakoan niya ako na hindi na ngayon gagawin kapag sinagot ko at naging kami. O ngayon, naging kayo. Hindi naman niya tinupad. Siguro oras na para kalimutan mo siya. Payo ko pa kay Michelle. Hindi maaari. Alam mo ba, buntis ako. What? Buntis ka? At si Juris ang ama? Oo, ano na lang ang sasabihin ng mga magulang ko at ang pangako ko sa kanila? My God, anong ginawa mo? Ang babata niyo pa, high school pa lang tayo. At dapat nag-isip ka bago mo binigay sa kanya. Paano na ngayon yan? Sa dami ng babae ni Juris, malabo kanyang panagutan. Oo, magkaklase kami ni Michelle. Pero mas matanda ako sa kanya ng 4 na taon. Late na akong nakapag-aral dahil sa dami naming magkakapatid ay nahinto ako bago pa ako nakatuntong ng high school. Isa yon sa pumukaw sa isipan ko nang makita ko muli ang lalaking playboy nung panahon namin, si Juris, namamasada na lang. Naalala ko na maimpluwensya at matataas na tao kinikilala ang pamilya niya. Lahat pa nga ng naising niya at magustuhan niya ay agad niyang nakukuha. Ultimo mga babae na matipuhan niya ay agad ding
napapasa kanya. Si Michelle, wala na akong balita. Ang best friend kong sobrang bait at tahimik. Maganda si Michelle, mabaing malingkinitan. Hindi naman katangkaran. Maputi ito, may mapupungay at malalantik na pilik mata at alon-alon na buhok na mahaba. At ang isa sa bukod tanging ugali niya ay ang pagiging mapagkumbaba sa kapwa. Lalo na sa mga kagaya kong kapuspalad. Kahit nasa ganoong estado kami ng buhay, isusubo na lang niya ibibigay pa sa akin. Hirap lang din si Michelle. Matagal ng labandera ang kanyang ina kina Doña Estrella. Tulad niya, sabay kaming nangarap na balang araw itataguyod namin ang aming pamilya at iaahon sa hirap. Halos pareho kami ng sitwasyon, kaya siguro malapit ang loob niya sa akin. Mahiyain si Michelle at hindi basta-basta nakikipag-usap. Iyon ang pagkatao niya. Matagal ng labandera ang ina nito kila Juris. Simula pa pagkadalaga hanggang maipanganak si Michelle. Hanggang sa kasalukuyan, sabay silang ipinanganak ni Juris. Sabay silang lumaki at nagkaisip sa simula pa lang ng kanilang pagkabata. High school ko na barkada si Michelle. Habang namamasyal, habang nag-good time si Juris. Ito namang si Michelle ang gumagawa lahat ng project at asignatura ni Juris. Na pabor ang lahat. At kahit kailan naman ay palaging pabor ang lahat kay Juris. Na parang halos tunay na anak ang turing ni Aling Milet kay Juris kesa kay Michelle. Hoy bata ka! Ano na naman ang pinuntahan mo? San ka na naman ang galing? Di ba't ang sabi ko, umuwi ka ng maaga? Bakit ngayon ka lang? Kahapon ko pa sinasabi sa iyo na kailangan mong makabalik agad pagkagaling sa eskwela. Dahil tambak ang plantsahin at kailangan kong dalhin iyon kay Doña Estrella. Sinabi ko sa iyo na huwag ka nang mag-aral at tulungin mo na lang ako sa gawain para dalawa tayong kumikita sa pamilya. Eh di sana hindi nagugutom ang mga kapatid mo. O ano ngayon? Bilisan mo na. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? At ikaw naman, Pao, pwede pa umuwi ka na. Dahil pagkasama ka ni Michelle, hindi na siya makapagtrabaho. Opo, uuwi na po ako. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan, Michelle? Gumalaw ka na. At bago ka matulog, siguraduhin mong natapos mo lahat yan. Maliwanag? Opo, inay. Bakit kasi ngayon ka lang umuwi? Ganun naman ang halos araw-araw na nagaganap. Sa mag-ina, sanay na ako. Simula maging magkaklase kami ni Michelle. Sanay na akong nakikita siyang nasisigawan ni Aling Milet. Naputol ang pagmumuni-muni ko nang sabihin ng driver na nasa tapat na ako ng bahay. Hindi na ako nagtaka dahil nga kaklase ko siya. Kahit pa nasa kasulok-sulukan ng barangay ang bahay namin ay alam niya ito. Na halos parang mga kapatid mo na rin ang mga naging kaklase mo. Kabisado mo na ang muta, ang dimpol at pati na rin ang mga kulugo nila. At kung ano-ano pa. Ah, Juris, maraming salamat. Ikamusta mo na lang ako kay Michelle. Yumuko ito at nagpaalam na rin.
Wala akong alam kung nagkatuluyan pa sila. Pero iyon ang nasabi ko bago siya tuluyang umalis. Isang umaga, nayop ko na mga panahon na yon at naisipan kong mag-grocery sa isang supermarket. Sa di kalayuan ay nakita ko ang isang babae, si Michelle, ang dating patpatin. Sophisticated na siya ngayon. Mas lalo pa siyang gumanda ngayon at eleganteng elegante. Kasama pa ang dalawang bodyguard at driver. Na dati naman ay wala siya. Na kilala niya ako agad at niyakap. At doon kami nagkakwentuhan. At ang sabi pa niya, "Matagal na akong walang balita sa iyo. Kamusta ka na, Pao?" "Okay lang ako, Michelle. Michelle, anong nangyari sa iyo? Alam mo ba, si Juris yung nasakyan ko ng isang araw, pauwi. Kayo ba ay nagkatuluyan?" "Donyan-donya ka na, friend." Samantalang siya ay parang pinabayaan ang sarili. "May problema ba sa inyong dalawa? Ang ganda ng katawan niya dati. Playboy at habulin ng mga babae. Subalit ngayon, ang payat-payat na niya. At bakit nagtatricycle siya? Anong nangyari?" "Mahabang kwento. Tara sa bahay. Doon ko papaliwanag lahat." "Manong driver, paki-mitbit naman yung mga pinamili niya. Salamat." Mahaba-haba rin yung mga napagkwentuhan namin sa nakaraan. At masayang-masaya kami sa muli namin pagkikita. Nang biglang huminto ang sasakyan sa isang malaking bahay. At kilala ko ang may-ari nun. Ang mga Estrella, ang pamilya ni Juris. Kung di ako nagkakamali, tama, kina Juris yun. Pero bakit ganun? Kung doon nakatira si Michelle, it means to say, nagkatuluyan nga silang dalawa. Ang laking pagtataka ko, bakit ganun ang itsura ni Juris na mukhang napabayaan na ang sarili sa mga nagdaang taon, samantalang si Michelle namamayapag sa kanyang karir. Base sa pagkakakwento niya, ay siya na ang humahawak ng kanilang family business. Buhat sa pagbaba namin ng kanyang sasakyan, agad ay sumalubong ang mga naka-uniformeng katulong. At doon ay sumalubong din si Doña Estrella, lola ni Juris. "Michelle, apo, andyan ka na pala. Aba, at may kasama ka palang bisita. Tara sa loob at magmeryenda, tamang-tama at bagong luto." "Magandang araw po, lola." Sabay mano sa kanya. "Diba ikaw yung barkada ni Michelle noong high school? At may isama ka na niya dito noon tuwing maghahatid ng labada ng kanyang inang si Milet." "Opo, lola. Tanda niyo pa pala ako." Habang kakwentuhan namin siya sa hapagkainan. "Alam mo ba ang masamang nangyari kay Michelle? Nung panahong binubugbog siya ng kanyang ina na halos ikamatay niya. Nang mapag-alamang buntis ito sa aking apong si Juris." Napatigil ako sa pagkain habang nakikinig ako sa kwento ni lola. "At habang binubugbog ng kanyang ina si Michelle, ay natuklasan ko ang katotohanan na matagal nang itinatago ng kanyang magulang. Nasabi nito na ipinagpalit niya ang aking apo sa kanyang anak. Ito ay matagal nang lihim
Subalit, sabi nga nila, walang sekretong hindi nabubunyag. At dahil sa aking natuklasan, nawalan ako ng malay. Nahulog ako sa ilang baitang at nabagok ang aking ulo. Maraming dugo ang nawala sa akin at tanging mga aparatos lang sa hospital ang nagsisilbing dagdag ng buhay para ako ay muling isalba. Si Juris dapat ang magdo-donate sa akin ng dugo, subalit hindi ko siya kamatch ng dugo. Ng mga panahong iyon, si Michelle ay nasa hospital din dahil bugbog sarado. At kahit ganun pa man, siya ay nag-volunteer na magbigay sa akin ng dugo. Naayon sa doktoran tumingin sa akin at kay Michelle ay magkamatch kami ng blood type. At doon ko lalong napatunayan na si Michelle ang aking tunay na apo at hindi si Juris. Dahil na-report ang lahat ng pangyayari sa akin at kay Michelle, may mga dumating na police para mag-imbestiga. At doon ko isiniwalat lahat ng mga pangyayari at dahil sa sobrang galit ko, ipinadampot ko ang mag-asawa sa mga polis dahil sa kalapastangan ng ginawa nila sa aking anak. Sumalangit nawa ang kanilang kaluluwa. At iyon ang mahabang paliwanag ni Lola. At doon ko nalaman na si Michelle pala ang totoong tagapagmana ng mga Estrella. Kaya pala nagpalit ang estado ng kanilang buhay. Flashback, ito ang mga katagang binitawan ni Juris kay Michelle habang itinataboy palabas ng mansyon. Sexy ka at maganda, maputi at matalino. Marami ka pang makikilala. Huwag ako, Michelle. Hindi ikaw ang babaeng nababagay sa mga kagaya ko. Hindi ang tulad mo ang nababagay sa amin sa lahi naming Australia. Hindi ba labandera lang ang nanay mo? Tara na, Michelle. Umuwi na tayo. Habang patuloy na umiiyak si Michelle at walang imit. Pagkatapos nilang mag-usap ay umuwing naglalakad habang si Michelle ay nakatitig sa kawalan, tahimik na umiiyak. Iyon ang mga huling alaalang na natili sa isip ko hanggang sa umuwi ako ng Bicol para alagaan ang tita ko na nagpapaaral sa akin dahil ito ay dinapuan ng karamdaman. Kaya't nawalan kami ng communication ni Michelle. Matagal kaming hindi nakita. Sa Bicol na rin ako nagtapos ng pag-aaral hanggang sa gumaling si Tita Pe. Pasado 7:00 na ng gabi nang nagpa siya akong umuwi. At inihatid naman ako ni Michelle nang biglang ipinahinto ni Michelle ang sasakyan sa isang park. Namiss niya daw kasi ang street foods doon. Kaya nag-stay kami ng mga ilang minuto at in-enjoy lahat ng pika-pika. Barbecue, isaw, kwek-kwek, fishball at marami pang iba. Sabay buhos ng sauce at suka na sinamahan ng maraming sibuyas at sili. Sa gitna ng kwentuhan at tawanan, biglang natahimik si Michelle at tumalikod. Pagtingin ko, nandoon si Juris kasama ang anak at asawa nito. Mataba, maitim,
at hindi naman kagandahan. Sa isip-isip ko, kita mo nga naman ang bilis ng karma. Dati, ikaw yung nasa taas. Pero ngayon, inilugar ka kung saan ka na dadapat.